Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, come on. Don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss through. If it don't make dollars, don't make sense. Yo mga idol, nga pala, baka malito kayo kung bakit merong nakahalong ibang anime dyan. Diba gaya ng sinabi ko, hindi naka-manga version ang kwentong ito. Kaya walang mga anime pictures na naka-indicate. Ngunit merong mga character description naman na nakalaad sa site, naggaya ng nasa screen. Kaya naman nag-adapt na lang ako ng ibang mga anime pictures na malapit sa character description ng bawat character sa kwento ng International League. Ngunit ang skills, mindset, ang laro ng bawat isa ay nakabase pa rin sa kwento ng International League. Yan malinaw na mga idol. The International League Chapter 288. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito'y isang napakagandang alip slam dunk nga ang nagawa ng dalawa. Hanamichi Sakuragi at itong si Kaede Rukawa. Kaya naman dito'y dumagundong nga ang buong gym. Ibang klase ang alley-oop play na ginawa ng dalawa. Talagang naaagulat. Ang inakala natin ay isang alangaan na natira ang pinakawalan nitong si Kaede Rukawa. Ngunit isang alley-oop pala at prano para dito kagunggong. Ibang klase kayo. Sigawan nga nila taba. Kaya dito'y grabe talaga ang koneksyon ng dalawang to, no? Sophomores pa lang yung dalawang yan, second year pa lang. Ngunit ang laro nila ay nasa ibang level na. Paano na kaya kung naglaro sila ng mga veterano na at nasa fourth year na? Sigawan nga ng mga tao samantalang. Nothing's new. Wala naman nakakahanga sa ginawa nyo. Ang nakakahanga dito ay hindi nyo o kayang pigilan. Asan na ang pinagmamalaki nyo, ang pinagmamalaki nyong pagpigil sa akin na. Wika nga nitong si Boton kaya dito ay mayabang ka Boton, masisilipan ka rin namin ng butas, sumanda ka. At once nagkataon na masilip namin yun panigurado, doon ka namin dudurugin na. Wika nga nitong Sakuragi at dito tumugon nga itong si Boydila. Kahit ano pang gawin nyo, hindi nyo masisilipan ng butas ang aming ace. Ang inyong ace ay marami ng butas at ikaw yun, Kaede Rukawa, diba? Ang iyong butas, hindi mo makaya itong si Boton. Kahit inis ka na, hindi mo lang binapakita. Wika nga nitong si Boydila, kaya dito ay mabalik na nga tayo sa laro. At sa pagkakataong ito, hawak-hawak na nga nitong si Boton ang bola sa binagwikang ISO. Tignan natin kung makakasabay pa itong ace nila. Yabangan pala't silipan niyo ako ng butas. Tignan natin. Wika nga nitong si Boton at dito ay sige, handa ko. Handa ko sa gagawin mo. Pakitaan mo ako ng maganda at papakitaan rin kita ng magandang depensa. Wika nitong si Rukawa ng biglang isang napakabilis nga na sister step crossover ang ginawa nitong si Boton. Sobrang bilis ng ginawang crossover nitong si Boton panigurado. Iwan na itong si Rukawa dyan. Nakakahanga, sobrang bilis. Wika nga nitong si Kogure. Nagkakamali ka Kogure. Sundot na sundot ni Rukawa mula sa likod. Tugon nga nitong si Coach Ansay at dito'y ano? Nasundot niya ang bola mula sa likod. Hindi ko yun inaasahan. Nakuha pa niya ang bola. Malas naman talaga. Wika nitong si Boton kaya dito ay na-steal. Sa wakas, nasilipan mo rin siya ng magandang depensa. Mahusay Rukawa. Wika nitong isang Sakuragi dito ay tumatakbo na nga sila.
para sa isang fast break. Habulin nyo sila, huwag nyo silang hayaang maapuntos. Kung hindi, mapupunta na sa kanila ang momentum. Wika nga nitong si Coach Benson, kaya dito'y nagkahabol nga silang lahat. Mag-ingat kayo, nandyan na sila. Nandyan na sila at nagkahabol sa likod. Rokawa, mag-ingat ka lamang. Wika nga nitong si Assistant Coach Kenji Fujima. Aba, sa mga titig ni Rokawa ay mukhang hindi siya mag-iingat. Mukhang aatakihin niya ang ring ng walang pakundangan. Wika nga at tugon nitong si Aya ko, kaya naman dito'y talagang inangat nga nitong si Kaede Rokawa ang bola, at sa likod nga niya ay huli ka. Masyado ang nagpakampante batas ngayon. Akin ka na, akin ka. Wika nga nitong si Bartolome Boton. Ha, asa ka pa. Tugon nga nitong si Rokawa sa bahay. Isang kick out pass nga patungo dito kay Sashi Mitsui. At itong si Mitsui ay dali-dali ang tumira ng isang tres, ngunit dito ay fake lang pala. Napasabay nga itong si Nicolas Gid, ngunit fake nga talaga. Malas, fake nga, fake nga ang kanyang ginawa. Malas naman, oh, ang dandat kapanipaniwala ang kanyang ginawang peke. Wika nitong si Gid, kaya dito nga'y dali-dali kinalabit nitong sa Sashi Mitsui ang kanyang gatilyo, at dito ay bang! Pasok nga ang tres nitong si Sashi Mitsui. Kaya naman dito ay ang pagbabalik ng show ko ay nandito na. Ang momentum ay atin na. Ipagpatuloy nyo yan. Kupunan, kupunan ng Shohoku High School ang underdog. Sigawan nga ng mga tao. Kaya dito ay ang ganda ng ginawa mong still doon kay Dirokawa. Ikaw Gunggung, napahanga mo ako sa ginawa mo. Ipagpatuloy mo lang yon. Ipagpatuloy mo lang, at panigurado, atin to. Wika nga nito nga si Sashi Mitsui dito kay Kaede Rokawa. Kaya naman sa pagkakataon na to, hawak-hawak na nga ulit ni Boy Dila ang bola sa binagwikang team. Nakagawa nga sila ng 5 sunod-sunod na puntos. Ngunit babawi tayo, kailangan nating bumawi dito. Wika nitong si Boy Dila, sabay nagwika itong si Coach Benson. Andrew, rotation! I-rotate mo ang ball at paikutin ito ng mabuti at panigurado. Mawawala ang depensa nila. Wika nga nitong si Coach Benson, kaya dito ay hawak-hawak na nga ni Boy Dila ang bola, sabay paasang ng bola dito kay Boton, at itong si Boton ay dali-dali ang tumira ng isang jump shot, ngunit alanganin nga at nag-drop pass na nga lang siya dito kay Gid. At itong si Gid ay dali-daling inatake ang isang layup, ngunit hindi, hindi ka makakalagpas sa akin. Wika nitong si Akaki, kaya dito nga'y dali-dali nga lang siyang nag-kick out pass patungo dito sa kanilang shooter na si Jose, na dali-daling pumukol ng isang tres. At dito ay sabi ko na nga be, kay Jose pupunta ang bola, akin na siya. Wika nga nitong sa Uragi, at dito ay dali-daling hinabol ang tira nitong si Jose. At dito ay ano, nahabol pa niya. Malas, malas talaga. Nandito patutong may pulang buhok na to. Na-check niya ang aming play. Wika nitong si Jose Alston, kaya dito ay isang matagumpay nga na block ang naganap. At dito na save pa ni Sakuragi ang bola, at naipasa pa ang bola dito kay Miyagi. Itong si Miyagi ay nagwikang, reset natin to. Tayo naman ngayon ang gumawa ng play. Gagawa tayo ng 7 straight points. Wika nga nitong si Ryota Miyagi. Sa pagkakataon na to, ipasa mo sa akin ang bola. Ako na ang bahala dito. Wika nitong si Rokawa sa bay. Aiso. Wika nga nitong si Kaede Rokawa. Aiso. Ako naman ngayon ang depensa. Babawian kita sa isang steal na ginawa mo sa akin kanina. Wika nga nitong si Boton, at itong si Rokawa ay dali-daling napangisin ng biglang. Isang changing pace crossover ang kanyang ginawa, at hindi lang basta changing pace, sapagkat isang changing pace chamgad nga
ang kanyang ginawa at dito'y talagang sumayaw nga itong si Bartolome Botton na walang saliw ng musika at dito'y maisa sa katuparan kay Nirokawa ang kanyang napakagandang galaw. Ang lahat ng yan ay abangan natin susunod na bahagi.